ayun guys, kung may maka-encounter man kayo ng ganyan sa inyong sasakyan na lumabas lahat mga sensor, wag nyo nang itry i-fix kasi baka magkaroon pa ng malaking problema. Ang gawin nyo right away, tumawag kayo sa kung ano mong manufacturer nyo, kagaya sa akin sa Honda. Tumawag agad ako, tapos sabi sa akin, don't drive, sabi nyo ganun. Huwag ko nang i-drive, tumawag na ako sa towing kasi baka kung ano pa mangyari. Pagdating nga doon, itanong ko na ano ba nangyari. Sabi niya, nagkaroon ng oil dilution. Yung mga Honda CR-V kasi ng 2017, 18, 19, may mga recall sila about oil dilution. So, meaning, talaga nangyayari yung mga ganyan. Hindi naman sa lahat, pero yung sa akin, isa sa nagkaroon ng ganung problema. So, ang maganda nyun, hindi pa siya lumampas sa warranty. Kaya wala pa akong binayaran. So, ako, ginawa ko, tumawag agad ako sa towing at pinadala ko doon sa Honda. Ngayon, yung oil dilution, sabi nga nung mekaniko doon, yun pala yung nag-mix yung oil at saka yung gasoline. So, pag nag-mix yun, magkakaroon ng gasoline doon sa loob ng oil. So, lalabnaw siya. Magiging malabnaw yung oil mo, which is hindi maganda para sa makina natin. So, anong nangyari doon sa akin, pati nag-overheat yung oil. So, tumas yung temperature niya. Kaya, ang tendency niyan, masisira talaga yung makina, mawawasak. So, hindi talaga dapat na idadrive pa ng malayuan. Kaya, ang ginawa ko, yun. Na ipato ko nga siya right away. Nadala naman siya doon sa agad. Tapos, nung araw din yun, ginawa rin siya ng Honda. Nakita naman nila yung agad yung problema. Tapos, change oil nila kaagad. Tapos, reset yung mga sensor. So, yun. Hopefully, guys, nakatulong to sa inyo. At isa sa malaking problema nga to ngayon. Kasi nga, we never know. Kasi minsan malamig, sobrang lamig. Isa rin pala sa nagiging dahilan yun. Kaya, ang maganda may papayo ko sa inyo, pagka negative 15 and below, dapat isaksak nyo na siya. At saka ang heating time, 5 to 10 minutes. Kailangan painitin nyo siya ng 5 to 10 minutes. Dahil dito sa atin, malapit lang ang work natin. 5 minutes drive lang yung work natin. Minsan wala pa nga. So, mas matagal yung dapat pagpapainit. Sabi na sa Honda, 5 to 10 minutes. Ngayon, pag sobrang lamig talaga, kailangan isaksak nyo na siya para mainit yung engine block natin at hindi magkaroon ng dilution. Tapos, tagalan nga yung pagpapainit. 5 to 10 minutes, guys. So, yun. Dati hindi ako naniwala. Pero ngayon, dahil nangyari na nga sa akin, naniwala na rin ako. Nagpapainit na rin ako ng matagal. Kasi nga, according sa mga nabasa ko sa Google, hindi na kailangan painitin yung mga sasakyan ngayon, mga turbo. Pero, mismong Honda na rin nagsabi na kailangan 5 to 10 minutes ang pagpapainit. Tapos, 15 below, isaksak mo na siya. Okay guys, sana nakatulong tong video na to para ma-resolve natin kung ano man at hindi tayo magastos na malaki. Mahirap din masira na sasakyan. Gastos at saka ang hirap na wala sasakyan. Okay guys, ito yung nangyari doon sa sasakyan ko. Panoorin nyo para magkaroon din kayo ng idea at na magawa nyo rin yung dapat na gawin. Okay, salamat! Hello, hello, hello. So yun, hindi ko naisaksak yung car ko. Tapos, biglang nag-snow kagabi. Something's happened. So, check natin kung paano ba ma-resolve to. Ayan. Tingnan natin kung ano yung nangyari sa car ko. This is my 2018 Honda CR-V Touring. Tingnan natin bakit nagkaganon. Ayan, lahat nakailaw yung sensor.
TPMS, lamig. Ayan, emission system problem. So, pati yung handbrake niya nakailaw. So, try ko nga ito. Alam, hindi pa rin siya natatanggal. Ano pa rin. Pero yung dito naman, okay naman siya. Okay. Okay naman yung navigation niya. So, dito lang talaga may problema. So, anong magandang gawin dito? Kasi kagabi, hindi ko siya naisaksak. Tapos biglang nag-ice nga ng ganyan. Nag-snow siya. So, bigla na lang pagbukas ko kanina. Yan, ganyan ang nangyari. Magandang gawin siguro dito. Tanggalin ko yung battery. Tapos balik ko ulit. Okay. Let me check natin. Battery. So yan, tanggalin ko muna yung battery niya. Tapos balik ko ulit after a while. Tingnan natin kung so yun lang. Yun lang yung nakikita ko. Pwede maging so, kanina lahat naka-sensor, naka-open yung sensor, tapos ginawa ko, binuksan ko yung hood, tinanggal ko yung connection ng battery. So, try natin kung umi-fake siya. Sana umi-fake. Yun lang yung nakikita kong way para ma-fix siya. Okay, ganun pa rin. So, okay. Ganun pa rin. Oh, may gulay. So, there was a problem. Okay. What happened? So, okay. Try natin. Sabi, takbo daw. Okay. Yun, ganun pa rin. Inikot ko na siya ng isang ikot. Ganun pa rin. So, gagawin ko dito naman sa settings. Tingnan natin dito sa settings. Settings. System.
So yun, wala. Hindi ko alam kung paano gagawin to. So, kailangan ko tumawag sa Honda. Okay. Yawa. Bago-bago eh.